Magandang magandang umaga po mga kabutil. Ayan, nandito tayo sa mga alaga po natin ngayon, no. Bali, yung pong pabo natin, yung pong limang pabo natin mga kabutil, kailangan nang ilipat dito. Dahil parang poultry na po yung lagay natin dun sa bahay mga kabutil. Yung pupo nila, malakas na sila magdumi, no. Kaya yung amoy, maano na po, masangsang na mga kabutil. Kaya lipat na po natin dito sa dating ginawa nating kulungan, no. Bali, pag napisa po yung nililimliman doon, dadaling uli natin doon mga kabutil sa bahay para matutukan natin, no. Dahil pag maliliit sila, medyo masiyalan po sila mga kabutil, kaya kailangan tutukan. Yan, nandito na sila mga kabutil, no. Yan, nakalagay dyan, lima sila. Bali, linisin ko lang muna yung sa loob para may ilagay na natin sila. Pag-iwalay natin, tatlo, dalawa, para mabilis sila lumaki mga kabutil. Pinag-iwalay ko na po yung ano nila makabutin. Yung ano natin, yung puti tsaka yung may kulay. Pinag-iwalay ko na. Yan mga kabutin dito, yung native natin, naging itlog. Tatlo na yung itlog. Meron po kasi tayong bagong native. May kaibigan tayong ano, yung scope ko. Nagpalit ako ng scope nung ergang ko mga kabutin. Bali, pinagpalit natin ng native dalawa. Na nandyan lang sila, pinakawalan ko lang. Kaya mga kabutil, pakainin naman natin yun dito. Bali, iniintay ko lang kasi sina Paring Paul mga kabutil. Papaanda rin namin yung makina dito. Tatamnan po kasi nila yun nandito sa likod eh. Silang tatlo. Si Paring Paul, si Patrick at saka si ano, si Bunso, no? Kaya iniintay-intay ko muna. Habang wala pa sila, pakainin muna natin yung mga alaga natin. Kaya sila mga kabutil. Gustong-gusto talaga nila yung mais eh. Kaya pag ano mga kabutil, pag mais yung pagkain nila, di sila mabilis magutom, no? Saka pag may busal, pag halimbawa busog na sila, titigil. Pag gutom na naman, kakainin na naman nila. Ang ganda nilang tingnan, no? Yan yung tatlong sisiyo natin. Ayan, malalaki na. Nangingitlog na nga yun nanay. Kaya nilabas ko po mga kabutil. Ayun siya. Wala tayong barako dito eh. Ito, hindi pa nag-ano. Hindi pa siya naglalae. Yan yung pinagpalit natin ng ano mga kabutil. Scoop. Tapos meron pa dyang isa sa labas. Pagkarating nila, pinakawalan ko lang dyan. Kaya po yung isang ano natin mga kabutil, yung binili nating manok, kung walang kumuha nun, andyan lang yon, no? May umuli nun. Kaya wala siya. Kasi yung partner niya po mga kabutil, nakakalat lang dyan eh. Yeah, mga kabutil, dito naman nag-uumpisa na rin silang yung mga bibi natin, no. Mamangitlog. Ayan, no. Meron nang isa dito. Dito marami na.
Yan, malapit na yung maglimlim, mga kabutil. Ito naman yung pabo natin. Matapang kasi ito eh. Aray! Sakit. Ha? Hindi na natin makita yung itlog niya, mga kabutil. Matapang ito eh. Oh? Sa kabila, wala. Dito naman, mga kabutil, malapit na mapisa yung ano natin. Yung sa bibin. Ayan. So yung ano, mga kabutil, yung... Yan oh, yung ano, pag malapit na mabisa, may itim-itim na yung kulay. Hey, mga kabutil oh, nagsasalista siya. Hello mga kabutil, sabi niya. Yan, balik na natin mga kabutil, baabulin tayo ng ano, yung nanay niya. Hey, mga kabutil, nandito na yung dalawa. Parang Paul wala pa. Si Bunso andito na, tsaka si Patrick no, yung bayaw ko. Mali, tulungan natin sila mga kabutil. Mga nag-uumpisang farmers din to. Yan yung hawakan nila lupa mga kabutil. Huli na to eh. Tapos meron pa silang, meron pang binibigay doon sa uluan natin to mga kabutil. Sila din na tayong hawak. Yan. Na kulang ata ang 1 hektarya to. Ah, mahigit 1 hektarya pala mga kabutil. Tulupa na ito. Ngayon ko kung maparating nila. Tiyo papartaan. Tiyo papartaan. Nan. Yan po mga kabutil, napandar na natin. Oh. Ayaw nilang magbulante. Sabi ko sa kanila, pag-aralan po nila yung pagpapandar niyan dahil hindi naman sa lahat ng oras. Eh, nandito tayo mga kabutil, hindi rin sa lahat. Lahat ng oras eh may tutulong sa kanila no. Siyempre, minsan ay busy tayo, hindi natin mapupuntahan. Kaya sabi ko sa kanila pag-aralan nila yung mga diskarte diyan no. Yan tulad nito. Mula doon mga kabutil, inikot-ikot niya yung os. Tulungan ko muna mga kabutil. Yan po mga kabutil, nasabi na natin sa kanila yung ano, dapat nilang gawin dito, no? Bali yung host, tinulungan na rin natin maglatag. Pasyalan muna po natin yung ano, mga kabutil, yung tanim nating mais dito, kung ano nang nangyari, no? Pero, nakikita ko yung magandang balita, mga kabutil. Ganda na ng binulas ng ano natin, sweet pearl. Yung ano natin dito, mga kabutil, yung uramgo natin, kailangan na rin pong mapataba, no? Eh, busy pa po yung mga ano, yung mga kalabaw natin, kaya hindi muna natin papapatabahan. Pag okay na po mga kabutil, yung pwede nang gamitin yung kalabaw, doon na lang natin ano, patabahan, tapos pabalsa natin ng baligtad. Yan na sila mga kabutil. Maganda sana dito ano, patabahan na sibalsa para yung damo na ano, yung hindi kayang patayin ng atrasin mga kabutil. Yan tulad ng muta matatakpan, pero maganda naman po yung ano niya mga kabutil oh. Diba dating may sira, yan may sira yung linalabas niya, ngayon malinis na. Yan yung ano, katunayan na namatay yung wood. Yan sila mga kabutil oh. Di ba? Oh. Yan po yung ano, proof na namatay yung wood na ano natin oh, nisprayan natin. Nalulusaw kasi yun mga kabutil, kaya hindi ko maipakita. Yan sila mga kabutil oh, yung wood. Nalulusaw na kasi kagad sila. Pag ano, pag namatay na, malulusaw yung wood. Yan o. Sana. Taas na mga kabutil o. Diba? Berding-berdi na po. Merong ano dito mga kabutil. Naligaw. Yan. Pati ito mga kabutil. Sasabay na natin sa ramgo natin. Pag ano. Kapag papapatabaan yun. Yan si Otto. Nagdala ng pagkain doon. Sa nagtatrabaho.
Yan, ito rin po mga kabutil, oh. Pag papapataba na natin yun, isabay na natin. Mataas na rin sila, eh. Tapos pabalsa natin ang baligtad. Yan yung tuyo mga kabutil. Medyo may tuyo dito yan, eh. Nung pinatanim natin. Yan, oh. Hindi sila masyadong tumubo. Yan mga kabutil, oh. Naging bakante. Dahil tuyo yung lupa. Hindi siya tumubo. Yan, pero dito mga kabutil, maganda na yung ano, maganda na yung binulas na mais, no? Pasyalan naman po natin mga kabutil yung ano, yung ramgo natin, yung inisprayan po natin mga kabutil. Tingnan natin kung namatay yung uod o hindi, tsaka yung damo. Pero tingin ko po mga kabutil, namatay yung damo, no? Tsaka yung uod. Dahil malakas na po yung ano natin. Pero kung halimbawa malala naman kabutil, gawin nyo ng 40 ml yung prebataon nyo, no? Mauhod na 40, dalawang takip na mga kabutil. Yan, no? Ang ganda na ng ano natin, wala na masyado sira. Yan, matataas na dito mga kabutil. Yan, ito mga kabutil, pag tatamnan po yan, papasabay na lang natin to, tundahanan na to. Pero yung tinanim dito lusot na rin, eh. Kaya mabilis na naman tong ano mga kabutil, oh. Lusot na sila. Yan, halos lusot na. Lalo na po sa parting basa mga kabutil, ang bilis nila lang lumusot. Yan, pag medyo mataas na to mga kabutil, pwede na ang papatabaan yan. Tapos pasarado na natin. Malinis naman, eh. Walang damo. Yan, ito na sila mga kabutil, oh. Yung ramgo natin. Yan mga kabutil, oh. Di ba? Oh, yan mas malala, oh. Ilang daw? 1, 2, 3, 4, 5. Pero yung susunod wala na, malinis na. Kaya maganda po yung ano natin dito mga kabutil, yung inispray natin. Yan, oh. Ang mataas na sila, halos labas, lampas na sa dayos mga kabutil. Ubra ng ano, eh, spray yan. Ay, spray. Paano? Pabalsa. Oh. Ito, mayroon matitira. Pero, pisilin na lang natin. Yan, sa pag-spray naman, makabutil, hindi naman natin talaga mape-perfect. Lahat-lahat yan, oh. Ayan, oh. Yung ano naman, damo. Patay na, oh. Ayan, yung ano, yung baging, makabutil, oh. Di ba? Namatay na. Yan yung muta na yan mga kabutil, hindi napapatay ng ano yan, no? Ng atrasin. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag binalsa yan, tapos sinaron, matatakpan po yan. Pag natakpan na yan mga kabutil, hindi na mabubuhay. Kaya nakikita nyo po yung ano, yung tanim nating mais mga kabutil, malinis. Kahit pinagarbesan na, pag nakuha na ng bagaso, makikita nyo po, ano. Kasi kung marumi yan, mga kabutil, kahit nakuha na ng bagaso yan, makikita mo yung damo. Buhay na buhay, no. Eh, sa case natin, pag nakuha na ng bagaso, talagang malinis. Kahit dalhin mo yung kalabaw mo dun, di siya mabubusog dahil wala siyang kakainin, no, mga kabutil. Kaya sundan nyo lang po yung ano natin, yung ginagawa natin sa pag-spray ng atrasin mga kabutil. Makikita nyo rin yung ano, epekto nya, no? Kung malinis yung na-spray ng atrasin o effective ba siya. Basta sundan nyo lang po yung ginawa ko mga kabutil, eh,
sigurado magagaya nyo po yung ginagawa natin dito. Madali lang po naman yun mga kabutil, tatlong ano lang naman in can. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyo mag-adjust, pero wag nyo po tipirin mga kabutil, no? Dahil mura lang naman yun, 500 plus lang naman ata yung isang box ng atrasin na yun. Yung isang hektarya nyo alos may spray na lahat, diba? Kitang kita na sa tudling mga kabutin, lampas na sila sa tudling mga kabutin. Kaya hopefully tatlong araw o apat na araw maano na natin to, mapataba tapos balsa. Yan o. Danda. Iba talaga yung ano dito mga kabutil, yung lupa dito po sa amin, no? Yan, itong tatlong baanos na to, maganda yung ano nya, yung tubo. Kahit hindi ka masyadong gumamit ng vitamins sa ano, sa mais, bubulas talaga sila. Ngayon, doon mga kabutil, nung nakaraan di tayo gumamit ng urea, naka ano yan, primera, 29,000 maigit mga kabutil. Kung nung nakaraan hindi po tayo gumamit ng ano, urea na pang top dress, itong mga dilaw natin mga kabutil, sa pagta-top dress natin, urea na po yung gagamitin natin. Medyo nagsisi ako doon sa ginamit natin nung nakaraan, doon sa ano na, doon sa 11 kilos po natin yun mga kabutil. Kung gumamit ako ng urea, baka hindi lang po 29,000 yung ilalabas nun, no? I think papatak siya ng 32 hanggang 35,000 na primera mga kabutil, yung 11 kilos natin. Ito kasi 9.5 kilos, naglabas siya ng ano, 31,000, no? Na primera. Kaya sayang rin po yung ano. Kaya sa susunod, kahit sa ano, kahit sa san lupa yung hawakan natin mga kabutil, pang top dress na natin yung ano, urea. Musal muna tayo mga kabutil bago tayo umuwi. Nawagan tayo ni tatay. Ano daw yung papatabaan na natin sa atin para may singit na. Papabalsa na lang natin ang baligtad. Nakulam natin ano. Kung ganit sa itlog, sa kamatis, saka ham. Diba ito may ano, corn beef. Sarap. Presko-presko pa naman dito. Ito, nalatangin mo kanyan. Mabuti lang nakauwi na tayo, bali maghalo tayo ng pataba. Yan, kasama natin si Otto. 1620, dalawa isa po yung ano, mix natin, no? Pwede rin yung ano, mga kabuti dito kasi 1620 na pilpos. Pwede rin yung 1620 na swire, no? Bali, tsaka yung ano, yung markang bulaklak na ammonium. Dalawa isa yung ano natin. Siguro yung 9 na kilo natin mga kabutil, ano nito, 6 hanggang 7 pwede na siguro yung mga kabutil. Meron pa naman tayo nakahalo dito eh, yun na lang yung pandadagdag natin. Muna may payo, paano may bulis ito, saan mo na nga yan?
Palaan mo. Palaan mo ang ginao. Ayan ko na po. Kaya siguro na eh. Ano? Oo. Pinalawa rin ito. Siyamlo. Tama na yung nga namin. Wala. Siyam! Sumo ko na parang buwan ng gaya ng smile. Wala ano pang yun. At saka gusto ka mo na mga tagat-tagat mag yan. Diba? Mga ano ko mga gusto yung siyempre. Diba? Ha? Ari ang dalawa. Ari ang dalawa. Bukas ka nalabal sa mga tatutal. Kaya rin orba. Bukas ka dito. Bukas ka dito. Sige, ayaw tayo ko ang jajan. Kaya makabuti, limix lang natin. Umimix muna ni Watu ito. Mix muna ito. Palipunta muna natin yung ano, nagpapatubig ko. Na murong daw po yung tubig. Tara, puntahan natin. Diskarte natin sa pagpapatubig. Tinuro natin sa kanila, ano. Ayan, kulong-kulongan na yung ano. Ready na yung kung ilang sundo kada isa, ano. E wala, isang pitak pinapadala agad nila. Abuti sila ng dalawang araw dito, mga kabutin. Ilang ano lang to, ilang pitak lang. Tatlong pitak lang to. Abutin pa sila ng dalawang araw dito. Di ba mga kabutil, kung halimbawa isang pitak papadala mo, meron yung partisyon eh, meron siyang mga rang, di ba? Dire-diretso lang ang tubig dyan kung saan yung binuksan mo. Di po katulad nito mga kabutil, pag napuno to, iikot doon, babalikan niya yung walang ano, walang yung walang basa, ano. So, umurong yung makina doon, hindi nila alam paandar eh. Kaya pinuntahan natin. Diba? Si Buso. Oh. Ganyan kagaling yun. Kini, bitasan mo yung kini ah. Morin. Papalupa niya na eh. Kini, oh. Okay ta, ay ta. Okay. Okay.
Yan, siyempre mga kabutil, pag millennial farmers ka, eh, hindi mo pa masyadong kabisado yung ano, trabaho sa bukit, kumbaga, inaaral mo pa lang. Pwede na yan. O, tsaka sali nung ganyan. Ayan, ito yung ano, tinuro ko sa kanila kanina mga kabutil. Oh. Di ba, para ka lang nagpapatubig na malaki. Yung may tanim mo, oh. Kahit sumilong ka nyan, walang problema. Tingnan mo naman, pagod na pagod yung dating mga kabutil. Oo. Kahit matulog sila dun sa ilalim ng kawayan, eh walang problema, walang masisira dito eh. So yung tuyo naman yung lupa mga kabutil. Yan o. Kaya kailangan talaga dito basta. Ito kung ako nagpatubig dito mga kabutil, hindi ganito yung ano, hindi ganito yung papatubig ko no? Babasahin ko talaga yan. Dahil itong tatlong pitak na to mga kabutil, mabilis matuyo to eh. E paano pag nagtanim ka na at nahabol siya sa ano, sasarulin pa to, roto, tudling, ilang beses mabubungkal yung lupa kaya mabilis siya matuyo no? Oh. Yan, sumilong sila muna. Walang problema ano mga kabutil. E tayo rin po, tuloy na natin yung ano natin, paghalo natin ng pataba para mamaya nga po makapagpataba sila. Grabing init. Kaya mga kabutil, yung na-mix ni Otto, nakabalik na po tayo dito. Balisa ako na natin. Mag-mix na tayo ng ano mga kabutil, siyam na bulto, no? Bali, anim na 1620, tapos tatlong markang bulaklak. Ginagawa mo! Yan po mga kabutil yung naalo natin, no? Bali, 2, 4, 6, 8, 10. 12. 12 na mayigit kalahati, no? Bali, ano yan mga kabutil? Nasa 10 bulto. Yung tira-tira natin dito, inalo na natin. Bali, parehas lang naman yun mga kabutil. Same lang sila ng ano, pataba. Sobra lang nung first crop yun. Inalo na natin dito sa second crop, no? Ano lang naman yun? Nasa kalahati sa ako. Ayan, hintayin na lang po natin mamaya yung mga magpapataba mga kabutil. Nando pa sila, nagre-regen kinatatay. Baka mamaya nga po, papatabaan nila tapos bukas babalsaan ni Tito. Magandang tangali po mga kabutil. Magsakay na tayo ng pataba. Nando na yung mga nagpapataba. Ha? Yan, tara po mga kabutil. Yan, sakay na natin. Bali, kung ano lang muna yun, siguro yung matatapos nila ngayon mga kabutil. Yan muna yung ano, baka balikan nila bukas. Pero kung kaya nila tapusin ngayon, tatapusin na nila. Balikan na lang natin yan, yung tira. Kaya mga kabutil, dumating na sila. Muti ka na ako nakatulog dito sa ilalim ng puno. Hey, pare, pare. Kakatapos lang nila mag-regen. Yan, kung mapanjun nyo ang tuloy ano. Usam na, chong. Alin naman, tangan na siya, basta yun. Diyan ko na, tinan ko. Yung tapo, tagay, no? Start na sila. Yung pag-inaw si Badrat.
Pare-pare. Yung gamit natin yung ano, markang bulaklak ammonium tapos 1620 na Philpost, no. Yan, kinarga na po natin lahat mga kabutil. Ayan sila. Para kung halimbawa magkulang, sobra, iuwi na lang natin. Durado, oras na sila matatapos mga kabutil. Yan mga kabutil, malapit na naman sila sa katotohanan, no? Malapit na naman silang matapos. 2, 4, 6, 8. Malang siyam kayo pare, inimetong yun. Ha? Sabi na pulo kayo pang syami, ay pang apuloy balot. Yan, bahal natira na lang sa taas mga kabutil yung tig 2 pitak na maliliit. Tig 1 pitak na maliliit. 3 pitak na lang. Pag sundo nila dito, tapos na. Yan mga kabutil, tig 2 pitak pala dito no, na maliliit nga. Yan. Yan, tapos na yan. Yan, no, tataba ng mais natin mga kabutil. Tingnan nyo. Halos, kasi nga ano na ng daliri natin. No. Dito, ito. Yan. Kasi nataba na na. Dito, meron tumpok. Meron kakaibang tumubo dito mga kabutil. Isi lang. Kabutil, oh. Ito siguro yung ano do, nung nakaraan. Parang nakita ko na to eh. Yung pula, oh. Yung mais nga naman ng mga kabutil. Pag hindi mo siya inaalagaan, tutubo siya na maganda. Pag naalaga mo minsan, hindi pong pa siya mapaganda. Yan, oh, tingnan. Ganda ng ano niya. Dami niya ng ugat. Yan sa nakano na daw sila mga kabutil. 31 kilos. Tapos ito 9 tsaka isa't kalahati 10.5. Lakas nila mga kabutil magtrabaho. Maghapon nakano sila 41.5. Yan po mga kabutil, natapos na no. Bali yung sweet pearl doon. Ano yung panila? Dadaanan na nila no, papatabaan na para bukas mapatubigan po natin mga kabutil. Yan ito yung binibigay kay tatay oh. Na patanim niya. Eh, kailangan pang patubigan mga kabutil. Siguro yung tatlo. Si Bunso tsaka yung 2 bayo ko. Sila yung magpapatubig no. Kung gusto po nila, papairamin na lang natin dito sa makina natin. Papunta doon para yung punggamit nila hindi na nila tatanggalin doon no. Yun ang gagamitin natin bukas. 'Di ba? Para malapit na lang po.
mga kabutil, natapos na nila itong ano, itong seat pearl natin. Bukas pwede nang patubigan to. Ayun, nagsiuwi na sila. Ayun yung ano mga kabutil, oh, yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, yung mga naninira, dumalang sila, sobrang dalang compare dun sa ano natin. Yan yung ano na yung mga kabutil, compare dyan, makapal pa yun sa atin kaysa sa kanila. Yan, mamaya ang madaling araw, sabi ko ay parang Erwin, mga kabutil, gawin niya na lang to para bukas mapatubigan ko. Tapos kung gusto niya magpataba, sumama muna siya, no? Ilang ano lang naman to, mga kabutil, sandali lang naman patubigan, basta gawin niya lang tong paligi, madali na lang yan. Ang gagamitan na lang po natin ang hose dyan, papunta dito. Basic na lang sa atin to mga kabutil, yung pagpapatubig dito. Ano na to eh, 11 days so sweet pearl natin. Iban lang natin dyan. Yung namang nagpapatubig dito, sina Bunso, pasyala natin. Yan, halos lahat yan mga kabutil, yung ano natin, na ano na, no? Na pataba na. Yan, ito, yun, ito na lang bagong tanim natin, yung hindi. Pero lusot na yan mga kabutil, ganyan na. Yan mo na yung pakasad sa dulo ron. Yung daanan ng ano mga kabutil, parman. Ito yung mahirap sa ano mga kabutil, pag nagpapatubig ka na na-harvest na, dahil yung tudling sira-sira na, no? Hindi ka tulad pag may mais pa, o kaya yung nakahos ka, tututok mo lang saan yung tuyo, mas bahala na siya, no? So yun po mga kabutil, ano na tayo, nakaligo tsaka nakakain na din po. Ayan, nakauwi na rin tayo mga kabutil. Hanggang dito na lang po muna yung munting video na to, no? Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ingat and God bless po mga kabutil.